Sup mga kagulong, welcome to my channel kung saan nag-upload tayo ng mga kaalaman patungkol sa ating mga motor. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-test ang ating starter relay or solenoid starter kung ayos pa. So ayan, babaklasin ko muna siya para ma-test natin. Okay, ito na ang ating starter relay o solenoid starter. Wala ito siyang pinagkaiba sa power relay na ginagamit sa dual horn. So kailangan natin ng battery para i-test ito at test valve. Ang relay na to, walang pinagkaiba sa mga square type na relay. Cylinder type lang ito siya. Pero ganun din ang wirings nito. So yung kanang side niya na bolt is 30 at yung kabilang side naman na bolt niyan, ito yung puti, is 87. Yan. So dito naman sa kanyang trigger, yung black is 85 at yung red white is 86 papunta sa switch ng ating push button. So ayan, dinugtungan ko lang ng wire para ma-connect natin sa battery. So ngayon itetest na natin siya. So ayan, yung black ilagay natin sa negative ng battery, yung karugtong ng black ng ating trigger. Isunod natin yung bolt sa kanan, i-connect natin sa positive o yung number 30 nya. So ito na mga kagulong, na i-connect na natin. So ito namang pula para sa trigger, ito sa papuntang push button. So kapag na-trigger natin yan, maririnig nyo yung clicking sounds. Nagta-transfer siya ng power. So i-try natin, gamitan natin ang test valve. Yung clamp, i-dikit natin sa negative. So ayan, i-dikit natin dito sa kanan. Yan, nata-transfer na yung power galing sa kabilang bolt. So yung bolt na yan is papunta doon sa starter natin. Yan, yan yung power nandyan. Wala dito. Pero pag in-click natin yung trigger o yung push button, malilipat yan dyan. So i-try natin. Okay, yan. Gumagana siya. Ibig sabihin okay siya. Pag tinis nyo na hindi na nag-transfer yung power, ibig sabihin sira na yung starter relay natin. So kapag tinis nyo na yung starter relay tapos okay naman, wala namang sira, o baka nasa wire harness na ng motor yung sira natin o nasa switch. So yan ang ipapakita ko sa inyo sa susunod nating video. So huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pa nating uploads. Always ride safe.